Yo, so welcome back again mga papi sa panibagong video ko dito sa YouTube. Today, ang pag-uusapan natin is gaano nga ba kasakit maloko? Mga papi, kung gusto nyong mapanood tong video na to hanggang huli, huwag nyong kakalimutan mag-like and subscribe, no? And shoutout muna tayo kasi may nagpapa-shoutout sa atin. So shoutout nga pala Gabriel Calaguas, no? Sister, shoutout sa'yo. And Josa Carol, shoutout din sa'yo, no? And kung ready na talaga kayong panoorin ng video na to, let's go! So ang topic natin ngayon mga papi is gaano nga ba kasakit maloko, no? So sa mga kaibigan ko, sa mga papi natin dyan, no, kay Boss Nex, Boss Echo, and sa bago nating kasapi kay Papa Nil, no, nanghingi ako sa kanila ng suggestion. Sabi ko sa kanila, gaano nga ba kasakit maloko, no? And then nag-reply sila sa chat ko, and then sinulat ko yung mga sinabi nila, no. So sisimulan natin kay Boss Nex, no. Ang sabi ni Boss Nex, papi, sobrang sakit maloko ka kasi lahat binigay mo na para di siya mawala. Tapos malalaman mo lang na niloko ka niya. Tapos lahat binago mo para hindi siya humanap, kaso wala eh, nagloko pa din. So ang tao kasi tol, kung manloloko yan, manloloko talaga yan, no. Hindi natin mapipilit yung tao para hindi tayo lokohin. Kasi nga, manloloko talaga yan, no. Kung ang talagang pake niya or intention niya sa'yo ay lokohin ka, eh lolokohin ka talaga niyan, no. So ang dapat nating iwasan sa ganun tol is dapat pumili ka ng taong alam mong mamahalin ka din, kagaya ng pagmamahal na ibigay mo sa kanya para hindi ka masaktan at hindi ka rin maloko, no. And then next kay Boss Echo naman tayo, no. So sabi ni Boss Echo, gaano kasakit maloko? Natatawa na lang ako kasi medyo sanay na ako sa ganyan. Ilang beses na ako naloko, yung tipong sabi na di kita iiwan, sheme-sheme. Nandito lang ako lagi, tapos in the end wala. Di na kayo magkakilala, yung tipong strangers na tingin nyo sa isa't isa. So tol, may mga tao talaga na sa una lang magaling, no. Sa una ka lang papakiligin, tapos in the end magsasawa din yan. Yung mga ganun tao is landian lang yung hanap nun, no. Naghahanap lang sila ng mga makakalandian nila. And then pag nagsawa na sila sa'yo, maghahanap ulit yun ng iba. Tapos ganun ulit ang gagawin nila, no. So sa mga taong ganyan, no, yung mga taong pakonyo, tingnan nyo, no. Huwag kayo iyak! Sa panahon kasi ngayon, madami ng ganyan, eh, no. Yung tipong maghahanap na lang ako ng maghahanap ako ng lalandiin ko, tapos pag nagsawa ako, yung iba naman, di ba? May mga tao kasi na mabilis magsawa, na tipong akala nila na ayun na yung para sa kanila, pero in the end marerealize nila na syempre parang may hinahanap pa silang iba. Yung mga taong ganun, mga hindi marunong makontento yun, no. Syempre kung pinakilig mo na siya, panagutan mo na hanggang huli, di ba? Kasi habang tumatagal na nag-uusap kayo ng kausap mo, isa sa inyo napafall na dyan, eh, di ba? Kasi sa bawat pag-uusap nyo sa araw-araw, may binibigyan niya ng meaning yung pag-uusap nyo, lalo na kung sweet, di ba? Ay kaya kung maghahanap ka ng kalandian, hanapin mo yung lalandiin ka lang din, yung hindi mahuhulog. Kasi may mga tao na mabilis ma-fall, lalo na sa mga kachat nila. Kapag nagbibigay ng motibo yung kachat nila, para ma-fall talaga sila, no? Then lastly, kay Papa Nil, sa bago nating kasapi, shoutout sa'yo, Papa Nil. Sana next vlog makasama ka namin, no? Makasama ka namin sa mga katarantaduhan namin sa buhay, no? Kay Papa Nil, sabi ni Papa Nil, sobrang sakit maloko, lalo na kung binigay mo lahat sa taong nanakit sa'yo. Yung komportable ka na na kayo sa isa't isa, pero may tinatago pa pala siya. Masakit yon, yung sakit na unexpected. Ngayon sobrang saya mo, tapos kinabukasan malalaman mo may iba na siya. Ayun yung pinakamasakit, diba? Yung nagbigay ka ng time, effort sa taong yun. Kasi akala mo yun na talaga, eh, diba? Yung magbibigay ka ng lots and more and more and more and more time sa taong yun. Nakakasama mo siya sa lahat ng bagay, nagkakasundo kayo, tapos
binigay mo lahat ng tiwala mo sa kanya. 95% ng tiwala mo binigay mo sa kanya, and then 5% na lang ang tinira mo sa sarili mo. Tapos malalaman mo may tinatago pa pala siya. Yung tipong akala mo masaya kayo sa bawat araw na magkasama kayo, pero sa likod nun hindi pala, kasi may tinatago pa siya, no? Sa akin naman kasi gaano kasakit, maloko, sobrang sakit talaga, no? Yung tipong handa kang gawin lahat para sa kanya, para maipakita mo, mapatunayan mo kung gaano mo talaga siya kamahal, no? Tapos lolokohin ka pa rin, no? Kahit sabihin mong sobrang tagal na ng pinagsamahan nyo, no? Sabihin mong years na, 1 year, 2 years, 3 years, tapos lolokohin ka lang din pala, no? So may isip mo, papi, na sayang lahat ng effort, sayang lahat ng time na binigay mo sa taong yun, no? Sana kung una pa lang, bago pa lang kayong magkakilala, sinabi mo na nalolokohin mo rin ako, no? Para hindi na ako hindi ako magugulat o hindi ako mabibigla na sa sobrang tagal na natin magkasama eh mangyayari pa yung ganun, no? Although okay lang na mga away, okay lang yung mga tampuhan, pero yung sa huli, yung sasabihin sa iyo na ayaw niya na o kaya ano, niloloko ka na, yun ang masakit. Kasi sobrang tagal niya ng sa sobrang tagal ng pinagsamahan niyo, eh hindi mo sukot akalain na magagawa niya pa ring manloko, 'di ba? Hindi lang naman sa panloloko, masakit maloko, 'di ba? Pwede din natin pag-usapan yung masaktan, no? Yung tipong mahal na mahal mo yung taong yun, tapos bigla na lang siya mawawalan ng cares sa'yo, no? Yung tipong lagi ka nandyan para sa kanya, lagi ka nandyan sa lahat ng problema niya, gusto mo siyang i-comfort lagi sa mga pinagdadaanan niya sa buhay, no? And then in the end sasawa din siya sa'yo, no? Parang hindi niya naisip lahat ng pinagsamahan nyo. Hindi niya naisip lahat ng mga happy memories na binuo nyo together, no? Kaya, gaano kasakit maloko? Sobrang sakit, no? Kaya, sa mga tao dyan na manluloko, para sa inyo, papi, baguhin nyo na yan. Kasi, lahat ng taong naloko nyo, may feelings din yan, no? Kaya, huwag niyong intayin na mangyari sa inyo kung ano yung mga ginawa niyo sa kanila, no? So, ang may iwan ko lang bago matapos tong video na to is ito. Mahalin mo yung taong minamahal ka din pabalik. Yung taong hindi hahayaan na masaktan ka ulit. Yung taong hindi hahayaan na lumuha ka ulit. Kasi papi, kapag nahanap mo siya, masarap magmahal ng taong para sa'yo na alam mong hindi ka lolokohin. So kung na-enjoy nyo itong mga papi, make sure na mag-like and subscribe, no? I-show nyo na rin sa mga katropahan nyo, kaibigan, kapamilya, no? And ayun nga, huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe sa mga susunod ko pang video. Hanggang dito na lang tayo, mga papi. Till next time, peace, mga papi!